Hello sa inyong lahat! Welcome po sa aking channel. Sa video na ito ay aalamin natin ang 5 sa pinakadelikadong ibon sa mundo. At kung bago pa kayo sa aking channel ay huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. At huwag po rin kalimutan na i-press ang bell button para maging updated kayo sa aking mga susunod na videos. Number 5. Great Horned Owl. Alam nating lahat na ang lahat ng uri ng kuwago ay umatake para protektahan ang kanilang mga sisiw, kanilang kapareha at ang kanilang teritoryo. Kadalasang inaatake nito ay ang mga dumadaan upang magbisikleta o tumakbo. Pero nakakaligtas naman ang walang galos. Ang kasawian mula sa pag-atake ng ibon na ito ay bihira lamang. May mga naitalang pag-atake ng ibon na ito noong 2012 na ang grupo ng mga tao ay bigla na lang sinugod ng ibon mula sa puno kung saan ito nakatira. Umaabot ng hanggang 2 talampakan ang Great Horned Owl at ang pakpak nito ay umaabot hanggang 8 talampakan ang haba. Ang ibon na ito ay kadalasang nakikita sa bansang Amerika at kumakain ito ng daga, mga ibon at iba pang malalaking hayop na kaya nitong bitbitin. Ang lakas ng pagsunggab nito ay mahintutulad sa lakas ng pagsunggab ng isang aso na pwedeng makapinsala, makabulag o di naman kaya ay makamatay. Number 4. Lammergeier. Lammergeier o ang tinatawag na breeded vulture. Ito ay malaking klase ng ibon na mahintutulad natin sa agila. Ang ibon na ito ay kadalasang umaabot ng 1 metro at ang pakpak nito ay 3 metro o 10 talampakan ang haba. Ang breeded vulture ay matatagpuan sa Central Asia, sa Africa at Spain. At ang paboritong kinakain nito ay ang buto o ang bone marrow ng mga patay na hayop. At dahil hindi nila ito kayang buksan, ay hinuhulog nila ito sa taas na 80 metro o 260 talampakan mula sa kalangitan hanggang sa mga bato sa ibaba. Ang pag-atake sa mga tao ay bihira lamang, pero mayroon na rin naitalang kasawian dahil inakala ng ibon na bato ang ulo ng isang dramatist na nagangalang Aeschylus. At doon hinulog ng ibon ang buto na nagresulta ng pagtama nito sa ulo at pagkasawi. Number 3. Emo. Ang emo ay matatagpuan sa bansang Australia. Malakas at matipuno ang pangangatawan ng ibon na ito. Mahaba ang mga paa na mahintutulad sa kamag-anak nito na kasawari. May bilis na 50 km kada oras ang ibon na ito. At pag hinuli, ay sumisipa gamit ang napakalaking paa. Kagaya ng kasuwari at ostrich, ang kuko ng imo ay kaya ring bumatak at sumugat ng ilang hayop na maayos pa ang kondisyon. Pero, ang kasawian ng tao nang dahil sa ibon na ito ay bibihira lang. Ang pag-atake ng imo sa mga tao na nagresulta sa mga pinsala sa Australia at ibang bahagi ng mundo ay hindi karaniwan. At may naitalang 100 na kaso nito noong 2009 lang. Number 2. Ostrich. Ang ostrich ay ang klase ng ibon na hindi nakakalipad na matatagpuan lang sa bansang Africa. Ang ibon na ito ay ang naitalang pinakamalaking ibon sa buong mundo na may haba na 75 metro o mahigit 9 ng talampakan at ang kalahati ng taas nito ay ang kanilang leeg. Humaabot ng hanggang 150 kilo ang timbang ng ostrich. Makikita kadalasan ang ibon na ito sa dalawahan lang, isang lalaki at isang babae o di naman kaya ay sa maliit lang lalangkay o grupo. Ang ostrich ay umaasa lang sa napakalakas nitong mga paa para umiwas sa mga kalaban kagaya nating mga tao o di naman kaya
sa mga hayop na kumakain ng kapwa hayop. Ang takot na ostrich ay nakakatakbo sa bilis na 72 at 5 kilometro kada oras. At pag ito ay nahuli, pwede itong magpalabas ng napakadelikadong sipa na kayang pumatay ng leon o iba pang malalaking hayop at tao. Ang pagkasawi dahil sa sipa at kuko nito ay iilan lang. At kadalasan sa mga pang-atake ay dahil lang sa paggambala natin sa kanila. Ang naitalang pag-atake nito ay sa sikat na American musician na si Johnny Cash na nagmamay-ari ng animal park na puro ostrich ang nakatira. Aksidenteng natapakan niya ang puno o ang sanga ng puno na siyang tumama naman sa ibon. Agad na sinugod siya ng ibon at sinipa ang kanyang tiyan. Mabuti na lang at naligtas siya ng malaking bakal sa kanyang sinturon at hindi napuruhan ng malakas ang kanyang bituka. At bago tayo magtungo sa number 1, huwag po sanang kalimutan na i-like at i-subscribe ang aking channel. Huwag po rin kalimutan na i-click ang bell button para maging updated kayo sa aking mga future uploads. Number 1, Kasuwari. Ang kasuwari ay membro ng pamilya ng mga ibon na tinatawag na Kasuwaridae at makikita ito sa mga lugar kagaya ng Australia at New Guinea. Ang kasuwari ay kilala na pumapatay ng tao dahil sa napakalakas nitong paa at sa tila malakot-silyo nitong kuko. Ang ibon na ito ay napakabilis sa bilis na 50 kilometro kada oras. At ang sinumang tao na hahabulin ito ay tiyak na mahabol. Ang kasuwari ay napakamausisa at umatake sila kung kailan nila gustuhin umatake. Pero iilan lang ang mga naitalang pag-atake nito sa mga tao. At ang karaniwang dahilan kung bakit ito ay umaatake ay dahil sa pagkain na mayroon tayong mga tao. Kamakailan lamang ay may naitalang pag-atake sa Queensland, Australia, na kung saan ang isang turista ay sinipa ng ibon at nahulog sa tubig. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa turista. Ang naitalang pag-atake na nagresulta sa pagkasawi ng mga tao o ng tao ay noong 1926 nang may grupo ng mga binatilyo na nangangaso ng kasuwari. Bigla na lang tumalo ng ibon sa isa sa kanila at nilaslas ng ibon ang jugular or jugular vein nito gamit ang napakatalim nitong kuko. At yan ang 5 pinakadelikadong ibon sa buong mundo. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito at huwag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga susunod kong videos.